Makasarili siya, kuripot at wala na siyang respeto sa akin. Dear Madam Native Filipina, ako nga pala si LJ. Okay lang kahit hindi mo na itago ang pangalan ko. This is our love story ni Afam European. So Madam, dati, way back 2020, ay nag-post lang ako sa isang dating site ng Facebook. Ang sabi ko lang doon, "Hello, I'm LJ, 22 years old." Kahit ang totoo, 17 pa lang ako. Haha. Dagdag ko pa sa post caption ko na single ako at walang anak. And I am looking for a good boy. I don't like naughty guy. So fast forward, 2 to 3 days later, nag-message na siya sa akin. Akala ko pa nung una ay scammer siya. Pero napatunayan kong hindi siya scammer nung nagka-video call na kami. Yes, totoong Afam siya, Madam. So ayun, nag-uusap na nga kami. Fast forward ulit, nalaman na lang niya na mag-18 pa pa lang ako. That was nung nag-debo na ako, Madam. Kaya naman nagulat siya pero tinanggap niya pa rin ako. Hanggang sa after a month, nag-ask na siya sa akin kung pwede ba niya akong maging girlfriend. And after a year, nawalan ako ng gana. Kasi pakiramdam ko, ayaw niya na akong puntahan ulit sa Pilipinas. Kaya nagloko ako at nagkahiwalay kami. Fast forward, after 1 year ay hinanap niya ako. At hinanap ko din siya hanggang sa ipinaglaban naming dalawa ang pagmamahalan namin. So ito na nga, Madam, umuwi na siya sa akin ulit for the second time this year at pinakasalan ako. Nung nagpunta kami ng Boracay pala, Madam, ay nahawakan ko ang cellphone niya. Nakita ko ang mga videos and pictures namin together nung unang pagkikita namin na hindi pa niya dinilit. Ang sabi pa niya, Madam, ay hindi niya daw binura kasi mahal na mahal niya daw ako. Kaya naman na-touch ako sa sinabi niya. At ngayon, happily married na kami sa embassy. Dear Madam Native Filipina, pangalawang sulat ko na ito dahil sa tagal ng reply mo. Nagbago na ang sitwasyon ko ngayon. Oh my God, sorry Madam. sorry talaga, ngayon ko lang nabasa. Madam, malungkot na balita. Naghiwalay po kami ni Afam European. Ang 4 years naming relasyon ay nauwi lang sa hiwalayan. Pero Madam, nagkaroon naman ako ng bagong Afam from Spain. Actually, matagal ko na siyang kilala. Kami pa lang ni ex-European noon ay kilala ko na siya. E kaso, hindi ko nga siya sinagot kasi mahaba ang buhok niya. Na-turn off ako. And nung nalaman niya, Madam, na nag-break na kami ni European Afam, ay umuwi siya kaagad sa akin this June lang, 2024. At nagkita kami. Takot kasi siya na baka daw makuha na naman ako ng iba. And now, sa awa ng Diyos, ay kasama ko na siya. No more LDR na kami. Isasama na din niya ako pabalik sa Spain. By the way, Madam, ang dahilan pala ng paghihiwalay namin ni ex-European Afam ay ang pagiging makasarili niya. Kuripot at wala siyang respeto sa akin. Halos ako na lang araw-araw ang nagmamakaawa sa kanya na huwag niya lang akong iwan. Until dumating ang oras na napagod na din ako. Binitawan ko na din siya ng tuluyan. 4 years ko kasing tiniis yung pagiging kuripot niya. Kasi hindi naman talaga pera ang habol ko sa kanya. Kung hindi, tunay na pagmamahal dahil wala na akong mga magulang. Eh, kaso Madam, lumaki ang ulo niya. Iniisip niya na hindi ko siya kayang mawala. And now, thanks kay God, hindi ko akalain na ang dating Espanyol na kausap ko lang ay hinihintay pala ako ng matagal na. Kami din pala sa huli. Madam, sasama na ako kay Espanyol patungong Spain at doon na kami magpapakasal. Kaya payo ko dyan sa mga gustong magka-Afam, ito lang ang masasabi ko. Mag-ingat at maging wais po. Hello Madam Letter Sender, unang-una, saludo ako sa katapangang ipinakita mo. Hindi mo hinayaang patuloy kang kawawain at manipulahin ng European Afam mo. Ganitong karakter talaga ang dapat meron tayong mga babae. Huwag nating hahayaang abusuhin lang tayo. Dahil marami pang lalaking pwede nating ipalit sa kanila. Bawal ang martir. Hindi porkit mahal mo, mag-i-stay ka pa din kahit hindi na maganda ang trato sa'yo. Be brave enough to decide what's best for you. Lalaki lang yan.
mas unahin nating mahalin ang mga sarili natin. By the way, Madam Letter Sender, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento ha, pero bitin pa talaga ako sa kwento mo. Hindi ko alam kung paano nyo lulusutan ang pagpapakasal sa Spain while married ka na sa Pilipinas. Tanong lang Madam, hindi mo ba ni-register sa Pilipinas ang kasal nyo? Kasi kailangan mo kasi ng SENOMAR at birth certificate kung magpapakasal kayo sa Spain. At dahil kasal ka na nga, kung na-registered man yan sa PSA, that means hindi ka na makakakuha ng SENOMAR. Hindi ko din alam kung paano ka maisasama ni Espanyol sa Spain while kasal ka. Paano niya ipoprove yung relationship nyo as boyfriend and girlfriend while kasal ka pa lang? At surprisingly, this year ka lang kinasal kay Afam European. So whatever Madam, no, ang hangad ko lang ay ang iyong tunay na kaligayahan. So Madam, kung ano man ang naging plano at usapan nyo ni Afam Espanyol tungkol sa pagdala sa iyo sa Spain, then discarte nyo na yon. Hindi ko alam kung paano, pero hopefully sana soon in the future, pag maikasal na kayo ni Afam Espanyol sa Spain, ima-share mo din sa amin na paano nyo ginawa, anong diskarte? Kasi marami tayong mga follower na madamdamin na may ganitong sitwasyon din, na sila ay nakatali pa. And as far as I remember, I have 2 Madam Letter Senders na nag-share ng kwento nila, na nag-apply sila ng tourist visa at sponsored ng AFAM nila, hindi po na-approve because kasal pa nga sila, nakatali pa sila. So I hope Madam, meron talaga kayong magandang plano at diskarte ni AFAM Espanyol kung paano ka madala sa Spain. Good luck Madam at congratulations dahil napakatapang mong babae, bumangon ka, hindi mo hinayaang malugmok ka sa isang tabi. At ngayon happy ka na na may nahanap ka ng kapalit doon sa ex-husband mong European na walang kwenta.